it's your teacher vlogger, Hanile Ee. Alam niyo ba na you can be in Santorini for only 2,300 pesos? You heard it right. We found a very good and best staycation place here in Tagaytay City. The La Bella Boutique Hotel. This boutique hotel is really famous for its Santorini-inspired structure and variety of things that you can do inside. So sit back and relax because I'll be showing you all the things that you can do inside the Santorini of Tagaytay. Nagsimula kaming bumiyahe by 9 a.m. from Laguna to Tagaytay. And around 11:30 a.m, nakarating na kami dito sa La Bella, Tagaytay. At first, I expected nakita yung Taal view mula dito sa place na to. Pero medyo malayo siya, but when you enter the place, talagang chill lang. Malayo sa ingay ng cars, ng city, malayo sa stress. Pagpasok namin, ito na agad yung lobby at ayun si Tita Casey magbabayad nung aming entrance and everything. Bye, Tito! Bye, Tito! Then umakita kami sa second floor using an elevator para makapunta dun sa aming room. Wala pang 2 minutes na akit na namin yung second floor and konting lakad lang nakarating na kami sa room. So ito yung room naman, o diba, pinto pa lang, masyalan na, lakas makasantorini. Pag open mo, meron agad yung kitchen at complete naman ng utensils dyan, tsaka appliances sa pagluluto. Meron din TV, dining area, kama, and meron ditong CR with complete things or toiletries na gagamitin namin sa paliligo and everything. Hindi na rin po problemahin kung malamig yung tubig kasi may heater naman dyan if ever nalamigin kami. By the way, kasama ko pala yung bunsong kapatid ng boyfriend ko, yung girlfriend ng kapatid ng lalaki ng boyfriend ko, at yung mama ng boyfriend ko. Hi, Tita Casey! Very cozy yung room at complete talaga sa lahat ng gamit. Parang gusto ko nang iuwi yung buong room, sana ganito din yung kwarto ko. At syempre, hindi mawawala yung pagiging feelingera ko. Tara, pasok kayo sa condo ko. Let's have a condo tour! The interior is good, very minimalist lang yung style, pero malakas yung dating. Ang lakas maka Team Kahoy at Team Puti ng room na to, ha. Shout out home buddies. Hi girls. Syempre, dahil 22 hours lang naman yung stay namin dito, ginala na namin itong baba. Ito palang La Bella ay hindi lang isang hotel. Madami siyang hotel and restaurants na nagsama-sama sa parang isang compound. Kaya naman, bukod pa pala yung binagstayan namin na hotel dito sa La Bella Boutique Hotel. Pumasok kami dito para mag-inquire para sa jacuzzi kasi yun talaga yung isa sa main event na iniintay namin nang pumunta kami dito. Sadly, hindi daw available until further notice yung kanilang jacuzzi. Medyo disappointing lang sa part na yun kasi kasama dun sa offer nung La Bella yung jacuzzi. Tapos, pagpunta namin doon, willing naman kami magbayad ng additional if ever. Pero, hindi daw talaga available yung jacuzzi kasi under maintenance. Kaya yun, naglibot-libot na lang kami dito sa boutique nila. Nakakaaliw rin naman tignan yung mga displays nila dito. Tamang inerte lang, kunyari alam. Pero what I like here in La Bella Tagaytay is yung ambience. Hindi ko tangin namin yung ibang parte dito sa La Bella, but maraming saradong establishments. At nakarating kami dito sa isang mini restaurant kung saan pinlan namin na kumain ng dinner later. Medyo pricey pala yung mga tinda sa mga restaurants dito. Dapat pala, bumili na muna kami ng pagkain na pwede naming lutuin kasi may lutuan naman dun sa loob ng aming room. Alam nyo ba na hindi nyo mararamdaman yung oras kapag nandito ka sa loob ng La Bella? Inabot rin kami ng almost 2 hours sa pag-iikot. Nakakaaliw kasi madaming makikitang magagandang lugar. Around 3:30 pumunta kami dun sa pool area. Akala namin mga ganong oras wala nang masyadong tao pero mas madami pala pag gantong oras. So ayan, sarili kong gaod, video-video ulit ako dyan na naglalakad kunyari. Opak, sino ka dyan? Sa kagustuhan namin talaga mag-jacuzzi, nakarating kami sa rooftop para hanapin kung nasan yun. Kaya lang wala talaga, hindi talaga siguro sila available. Pero syempre, hindi ko palalagpasin yung outfit ko na irampa dito. Of course, hindi mawawala yung pag-iinerte natin sa swimming pool. Kung gusto nyo mag-swimming sa pool, mga around 5 p.m, ayan, konti yung tao dito. Ang lakas baka sexy nung cover-up na nabili ko sa ukay. Channeling my inner heart evangelista, eme! Of course, hindi pwedeng mawala ng entry dito sa aquarium ng swimming pool. Tinry ko rin yung magagandang post na nakita ko sa Facebook. Nalutang yan. Kaya lang para akong sa babida na kahit anong gawin, hindi nalubog.
asisin. Hindi, nasa taas ka lang. Okay, take two. Baba ka pa. Ang ganda na sana ng lubog ko dito, kaya lang tingnan mo naman itong dalawa sa background ko, extra. After 3 attempts, sinukuan ko na kasi nalagas lang yung false eyelashes ko. Medyo padilim na at dumadami na rin ulit yung tao, kaya we decided na umahon na ulit. O diba, sexy ko dito. Thank you so much, sis Anna Marie, for these beautiful shots. O ha, tagong-tagoy bilbil ko dyan. Oh my god, hubog yarn. Nauna na sa room si Tita Casey tsaka si Maye kasi nilalamig daw si Maye. So kami na lang ni Anna dito nagpictorial ng very light bago umahon. Gusto rin naman sana naming magstay ng medyo madilim pa, kaya lang puro couple na yun nandun, nakakaingit naman. So umalis na lang kami. Tsaka ang lamig na, da, nasa Tagaytay kaya kami. Nangangatal na ako. After shower and magpalitan damit, pumunta na kami dito sa Bella Ciao para kumain ng dinner. Ang lakas maka-Italia ng style ng restaurant dito at very accommodating ng mga staff. Pinili namin kumain dun sa rooftop para feel na feel namin yung Tagaytay breeze. Tsaka feel na feel namin yung ambiance. And here are the foods that we ate that night. Thank you so much, Tita Casey, for these foods. Ang sasarap nila. Highly recommended. After dinner, we decided to search for a place na nagsiserve ng hot chocolate kasi ang lamig talaga. We found this sweet Nut Haven at medyo nag-regrets kami kasi dapat pala dito kami nag-dinner. Dito pala namin naririnig yung saxophone na nagpe-play kanina. Pagdating namin doon, last song na yung piniplay ng musician. Sobrang ganda ng ambience dito sa Sweet Nut Haven. Sabayin mo pa ng hot chocolate nila and yung sweet romantic sound coming from the musician of the saxophone. Di na ako napag-video kagabi, kaya naman this morning, nag-try ulit kaming mag-gala-gala bago umuwi. Gusto ko sana mag-swimming ulit, kaya lang mas madami pala ang nag-swimming sa umaga. Good thing na rin na nakapag-pictorial kami kahapon around 5 p.m. Walang masyadong photo bomber. Siyempre, ito na naman tayo sa sariling sikap video. O, Pak, sino ka dyan? So, kaya yung sister ko nag-aaya ng umuwi dahil gagala pa ata sa Sky Ranch later. So, ayan! Tignan mo ng pormahan ko, kala mo isang linggong na wala. 2 days and 1 night lang, ayan na, nakamaleta. Bida-bida ka, girl! Pero in fairness, mukha kong tourist na dito na uuwi from Boracay or El Nido or somewhere there. Dito naman, parang susundo ako ng afam tapos kumakanta sa Jed Madela. All the loneliness, I need you again. I just wanna love you forevermore. Afam! Ito naman, jowa ko. Tuwang-tuwa sa maleta ko. Isang araw lang daw ako nandito, nakamaleta na ako. Ay, press mo to. Bago umuwi, pumunta muna kami dito sa Sky Ranch Tagaytay. And kumain ng lunch dito sa Mama Lou's Italian Kitchen. And that's it for my vlog today. It's your teacher vlogger, Hanale. And don't forget to like and subscribe. See you on my next vlog!